Magandang umaga po mga kapadyak. Andito na naman pong muli si 4K Studio. Mag-update dito sa tapat ng Baclaran Church, no, sa may Robin Torres Station, no. Naitatayo rito sa gilid din mismo ng Singapore School, Manila. Yan. Ito yung pyramid mga kapadyak na na-cover po natin nakaraang linggo, kaso hindi po natuloy at ito pa rin ngayon, hindi pa rin nila may kabit, ano? Ayan, no? Sa tapat natin. At ito naman po yung station na may mga buhos na rin po yung poste mga kabadyak, nakabao na yan dyan sa ilalim, ano? Dito po yung Robin Torres Station mga kabadyak, ano? Ayan, no? Ayan yung area dun. Ayan po yung puste sa yan, oh, yung bakal na yan sa yan po. Yan po, diyan po yung ano, dito po ilagay yung Robin Torres Station. May mga buhos na pala yung ilalim niyan at pag mag-start na pa yung ano diyan, dudugtungan na lang po nila. Ito yung pyramid na nanantala po paglagay dito sa mga poste po. Dalawang poste po rito mga padyak. Nasa lukuyan po hindi pa nila mailagay. May lagay yung perihid. Ano? Base po sa sabi ng nagtrabaho dyan, tinanong natin na hindi po mailagay dahil sa yung papatungan po doon banda yung sa crane ay medyo delikado, ano? Ayan po mga badjak, lipat tayo rito sa may bandang kalagitnaan ng City of Dreams at Isiana City, ano? Ito yung poste na to, sa gitna po ito ng City of Dreams at Isiana City. Ayan po, dito na po yan mga badjak. Ayan po ang City of Dreams sa kabilang side. Yan po lahat po ay may mga ano na yan, no? May isang poste pa lang pala dyan mga kabadyak sa harap ng City of Dreams. Ay napakatagal pang hindi na ilagyan ng pyramid, no? At yung yan lang po nag-isa yan, no? Yung bakal na rebar na nakausli doon sa unahan. Kasunod na poste po yan. Pangatlo mula rito sa ating harapan. Isa, dalawa. Hindi pa yan lagyan ng pyramid, ano? Ang nakakaalam po dyan, yung mga engineer, bakit hindi pa natin nailagay. At ito po, sa yung posting yan, yan po ang entrada papuntang City of, sa may Isiana City, no? Na nakatambay yung ano dyan, yung mismong pierhead nasa baba. Pinatungan lang po nila ng ano, trapal yan, no? Kinumutan ng trapal. Ayan po, mga badyak, oh, yan na yung pierhead, mga badyak. Ayan. Ayan po mga kabadyak, yung part na yan dyan ng Isiana City, ano? Papunta na yan, yung pinakadulo, yun na yun po yung ano, yung kinuna natin kanina, yung Robin Torres Station sa tapat ng Baclaran. Ayan po mga kabayan, kunting tiis lamang po at sana ay makaano na rin po tayo, no? Makausad na rin po itong LRT1 Cavite Extension. Alam ko po mga kabadyak na marami pong talagang excited sa project na ito ay tala. Antay-antay lang po tayo, no? Kasi yung mga nakaalam yan, yung mga engineer, no? Ayan po yung poste dyan mismo. Dyan po yung Mia Station, yung poste na yan sa ating tapat. Yung area niyan, no? Kung saan dyan dadaan yung LRT1 sa ilalim ng Naiya Expressway. Ayan po yung mga poste. Naharangan lang po tayo ng mga sasakyan, ano? Bawal po doon huminto. Kanina mga kabadyak, pinalis ako doon ng gwardiya. Ayan po. Dyan sa, yan. Dito na area mga kabadyak, andito dito po yung itatayo yung Mia Station.
Sa tapat ng Coastal Mall, ayan po. Diyan, may mga hukay na rin po diyan side by side mga badyak sa poste sa mismong station dito, no? Mia Station. At dito na rin po tayo mga badyak. Lipa tayo rito sa may Barangay Santo Niño na ang i-start na rin po yung construction dito sa pag lagay ng istasyon. Ang pangalan ng istasyon dito ay Ninoy Aquino Station. Ano? Marami po nag-react bakit pangalan ng politiko ang ilagay dyan at bakit hindi Barangay San, hindi Santo Niño Station. Ano? Ang base po, nakakaalam po niyan mga padyak, yung yun po yung ano, yung mga engineer at may-ari ng LRT1. Sila po yung may alam dyan kung bakit pangalan ng politiko ang ilagay dyan. Ano? Kasalukuyan pong itong LRT1 ay hindi po yan sa gobyerno. Yan po ay sa private company, no? Yan, kaya sila po ang masusunod kung ano po yung ipangalan sa mga istasyon. Wala po tayong magagawa, kundi tayo po ay sumunod lamang. Ano po? Yan po mga bayan, no? Kabilang side ito. At yung kabilang side din po mga badyak, mayroon na rin po yun doong ano, mga hukay matagal na. At dudugtungan na lang po, no? Mabilis na lang po itong paglagay ng mga estisyon kasi ano lang po yan. Yung mga ano dyan, mga high-tech yung mga gamit ng ating contractor dito. Ito po yung Barangay Santo Niño, Paranaque. Ang pangalan po ng istasyon dito ay Ninoy Aquino Station. Kasunod Asia World, no? Sa may harap ng PTX. Kasunod ng PTX, yun ay po yung Mia Station, yung kanina na nakuna natin, ano? May vlog rin po natin doon sa kabilang side. And shout out po sa mga mga kabayan natin dyan sa Marinduque, no? Na nasalanta rin po ng bagyong Julina. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan, no? At makakaraos na rin. Ayan. Sana naman po ay wala pong nagbuhis ng buhay sa bagyong iyon, ano? Sana po ay ligtas lahat. Dapat po may mga bagyo makabadyak at yung mga kababayan natin na nasa tabing ilog na nakatira, yeah, dapat po ay huwag na magpatumpik-tumpik pa at lumikas na agad sa punta sa mga evacuation center upang ligtas po. Ito po mga kababayan yung mismong ano, no? Yung mga crane dito. Sa kabilang side ito po. Ito yung kahabaan ng Dr. A. Santos Avenue, no? Ay, hindi pala. Sa may ano to. Mali, sorry mga padyak. Ninoy Aquino Avenue. Itong iriyang ito, no? Sa may Barangay Santo Niño. At malapit na po ito mga padyak sa may, ano, sa may Duty Free Philippines at Terminal 1. Itong Barangay Santo Niño Paranaque. Yan po. Gumamit po tayo mga kapadyak ng ano, yung selfie stick, no? Para makuhaan natin yung taas kasi ang taas ng bakod. Grabe. Yan, dito lang po tayo. Pumatong tayo sa kahoy rito. Para makuha natin yung mismong ano, harapan. Pasensya na kayo mga kapadyak. Medyo madilim ang kuha natin, ano? Medyo pahapon na rin po kasi, no? Kakalabas lang po natin sa ating trabaho at dumaan lang po tayo rito para mag-vlog dito sa may Barangay Santo Niño, Paranaque. Ayan. Kasalukuyan po may mga buhos na rin po yung mga poste rito mga padyak. Ayan po.
sa hindi pa nakapag-subscribe kay Porque Studio, huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang notification bell upang lagi po kayong updated, no? Pindutin yung all upang lagi po tayong updated kapag may mga bago po tayong videos na i-upload, ano? Yan, ito yung kahabaan ng Ninoy Aquino Abinio, mga babayan, no? Ito yun. Ito yun, dyan sa tapat natin, dyan na po yung La Huerta. At ito yung pong tulay nito ay barangay Santo Niño Bridge. Ayan. Yan dun sa kabilang side po, mga bajak. Yan, oh. Puspusan na rin po yung ano roon. May gumagawa na rin po dyan, mga kabayan. May mga poste po kasi dyan side by side, no? Kabilaan. May traffic dito, mga bajak, sa ngayon, no? Kasi gawa po doon sa pinakadulo, bandang ano, Dr. E. Santos ay medyo masikip doon banda. Kaya ganito yung traffic dito araw-araw. Bumper to bumper, kaya okay lang sa atin dahil tayo po ay nakamotor. Singit-singit na lang po tayo. Mamaya, konti, ayan. Kita natin sa ating harapan yung mismong crane dyan, no? Ayan. Yan po yung mga sasakyan. Bumper to bumper din. Grabe. Kapag matapos na po yun, mga bajak, yung ano, mismong C5 Link Expressway, tagos doon sa may Cavitex, ay malaking aluwa na po yan pag matapos, ano. Kasi doon din sa unahan, mga bajak, ay mayroon din doon ano, medyo masikip nga po. Kaya ganito po dito pag tuwing hapon, masyaan traffic. Pero paglampas din po naman dyan sa unahan, mga bajak, ay maluwag-luwag na rin. Yan po, mga bajak, sa hindi pa po nakapag-subscribe kay Porque Studio, no? Please subscribe po, hit lamang ang notification bell, pindutin yung all, no? At ganun din po, mga kabadyak, bisitahin po natin yung bahay ni Celia White. Yan, please subscribe po, Celia White. And Mamlani Torres, Sir Bot Sampiano. Thank you.